Good morning. Marami kasi nagtatanong sa mga aplikante namin o sa ibang mga aplikante para makatulong na din. Yung kung paano kumuha ng e-service at POS. Actually, noong time na nag-a-apply ako, ito rin yung problema ko. Pumunta pa ako sa POEA noon para malaman. Yun pala, online lang siya. E-service o e-registration, ginagamit yun para sa pagpunta o pag-a-apply sa mga agencies pa abroad. Kasi, kahit sa POEA ka, tatanungin sa'yo kung may POS ka na o e-service. Yung POS tsaka e-service, magkaiba po yun ha. So, dito sa video na to, iaano natin yung e-service muna kasi mas madali siyang gawin. Sa akin, ang gamit ko lang dati is phone. Tapos, pinrint ko lang siya sa printer namin. Pwede rin, mas okay din naman yung sa phone, okay din naman yung sa laptop o computer. So, kailangan mo sa e-service is yung 2x2 picture ID at saka yung passport mo. Yung buong passport mo dapat scan copy yung harapan. Yung buong harapan pati yung ibaba na blanco, yun ang kailangan mo. Dapat meron kang email address o yung Google account, Google email mo. Google mo. Sorry. Tapos, pupunta ka lang din sa Google. Wala kasi akong wala ako pang gadgets na para may tutorial ko sa inyo sa phone. Pero, pagdating mo sa Google Chrome, itatype mo yung e-service registration o kaya POEA muna and then e-service registration. Ikiklik mo lang yon and register. Pag first time ka, register ka na doon. O pag second time mo naman o nakalimutan mo lang, pwede ka mag-log in. Huwag niyo pong kakalimutan ang email account nyo at Google, at password. Kasi, ang email account kasi natin is parang panghabang buhay na yon. Parang address natin yun sa mga bahay-bahay natin. Kasi doon ihuhulog yung mga sulat and then yung mga information. Ngayong mga moment is napaka-importante na po ng email. Kasi doon na sila nagsusulatan o kaya pag may parang cellphone number. So, yun nga, yung address mo. Yun na yung kadalasan nilang hinihingi. So, dapat, hindi tayo papalit-palit ng mga Google accounts natin. At saka, yun nga, dun din minsan yung mga kaperahan natin, yung mga bills natin, dun nilalagay. Then, pag nag-login ka na, simulan na yung pag-fill up nun sa mga bago. Mag-fill up ka, kailangan tama lahat ng information. Walang may iwang blanco. Kung wala ka namang maisasagot doon, ilalagay mo lang NA. Tapos, isi-save mo yon sa, i-upload mo yung picture, i-upload mo yung passport, and then, i-upload mo din yung mga information. Yun nga, dapat walang makikitang asterisk at saka pula. Wala ding makikitang walang makikitang blanco kasi napaka-importante nga nun. At saka, huwag na huwag kayong manghuhula. Yun ang pinaka doon. Kasi pag nagkamali, tapos hindi nyo alam yung email nyo at may papalitan kayo, mahirap. Kailangan nyo pa pumunta sa POEA para itama ulit yun.
Yun, ganun lang kabilis yung pagkuha ng PO certificate. Ay, ng e-service. Si e-service at saka si PIOS, parati silang magkasama. Pero, inuuna kong fill up yung PIOS ko bago yung e-service. Kasi, mas mahirap gawin si e-service kaysa kay PIOS. Si PIOS kasi, simple step lang. Si e-service, simple step lang. Samantalang si PIOS, napakahirap. Ayun lang, log in or fill up. Click ko lang. Kailangan mo ng 2x2 pictures. Kailangan mo ng scan copy ng passport. Pwede rin picturean ko sa sakit. Picturean ko lang. Tapos, i-resize mo yun. Yung mga pictures at saka yung passport. Video, para hindi kayo malito masyado, ang next video ko naman is PIOS service. Bye-bye!